Ito po ang summary na ginawa ni Dr. Mark Dennis Mingita. Dinoktor po niya yung diagnosis ng mga pasyente. Kung sino yung nakuha nun sa CCTV na pumatay kay Dan Jose Palas, yan yung mga sinagasaan ko. Same team. So Mr. Chair, mapapaisip ka, anong pera kaya yung ginamit pambayad dito sa mga hitman na to? Hindi kaya galing sa PhilHealth funds. Ginagamit na yung pera para pumatay. Naging biktima ka pala nito at medyo nung napapanood ko yung nangyari sa'yo, parang kinabahan ako, Mr. Chair. So alam mo yun, Mr. Chair, kahit si Satanas napapakamot na eh. Mukhang may papalit na sa kanya eh. Doon sa inflammatory disease of the central nervous system, Mr. Chair, tumaas ang claim niya from 2014 to 2018 ng 15,566.67%. So parang biglang gumanda ang practice ni Dr. Mark Dennis Mingita. Normally, pag maganda ang practice mo, pwedeng mag-increase yan ng 10%, 20%. Pero yung ganito kalaking increase, di ba dapat nire-report nyo na to sa World Health Organization na parang may pandemic na dun sa region na yon ng ganitong sakit? Anyway, aside from that, Mr. Chair, meron pang 5,993% increase in claims. At makikita ninyo rito, umaabot sa libo-libo, 1,012%, 4,400% increase, at iba pa. But then again, wala pa rin naging motu proprio investigation ang PhilHealth. Next slide, please. So lumalabas na outlier si Dr. Mark Dennis Mingita. And kahit yung sepsis, Mr. Chair, kung makikita nyo dyan, napakabihira magkaroon ng ganyang kaso. And yet, biglang dumami ang kaso ng sepsis na hinawakan ni Dr. Mark Dennis Mingita. Next slide. Ito po ang summary na ginawa ni Dr. Mark Dennis Mingita. Dinoktor po niya yung diagnosis ng mga pasyente. Mismong staff niya, secretary niya, ay nag-testify na against him. And yet, na-dismiss yung kaso na administrative case laban sa kanya. And mind you, Mr. Chair, noong 2019, itong si Dr. Mark Dennis Mingita ay tumakbo bilang vice mayor ng President Quirino. At ang plataforma niya ay libreng gamot at libreng konsultasyon basta member ka ng PhilHealth. So alam mo yun, Mr. Chair, kahit si Satanas napapakamot na eh. Mukhang may papalit na sa kanya eh. Pero hindi lang yan, Mr. Chair. Let's proceed. Gaano ba ka, how dangerous is this syndicate, Mr. Chair? Pag nanakaw lang ba ng pera ng contributors ng PhilHealth ang ginagawa niya? Next slide. Mr. Chair, si Dan Joseph Alas ay isa sa nagsampan ng criminal case laban kay Dr. Mark Dennis Mingita na pending ngayon sa RTC Branch 19 sa Isulan, Sultan Kudarat under Judge Balo. Kaya alam po, noong December 2017, tatlong lalaki ang pumatay sa kanya. Pinasok siya sa pinagtatrabahuan niyang na coffee shop at habang nagpapatulog siya ng bata na anak niya, pinatay po siya ng tatlong kalalakihan na to. At nakita natin sa CCTV kung ano yung mga itsura ng tatlong to. Isang lalaki ang binigyan ng paunang lunas sa EDSA Northbound Barangay Bagong Pag-asa pasado alas 12:00. Isang SUV rin ang tumagilid at puno ng tama ng bala. Ayon sa driver ng SUV na si Attorney Argel Joseph Kabatbat. Inambush lang ako, mas binalas sila. Binabaybay daw ni Kabatbat ang EDSA Northbound ng pagdating niya sa kanto ng East Avenue ay pinagbabaril daw ang kanyang sasakyan ng isang nakamotor at isang mag-angkas. Imbis na manakbo, ay hinabol niya daw ang mga ito at sinagasaan. Pagkasagasa ako doon, ganun na kami. Hanggang sa tumumba na ako. Yan nga, Mr. Chair, mabigat yung kalaban natin. Dahil bukod kay Dan Joseph Alas na pinatay noong December 2017 na nagsampa ng kaso laban kay Dr. Mark Dennis Mingita, ako naman po ay pinaambush 2 months pagkatapos siyang mapatay. At ako din po ay tumanggap ng kaso laban kay Dr. Mark Dennis Mingita na ngayon ay pending sa Court of Appeals. Ngayon, Mr. Chair, bukod sa dalawa kami nagsampa ng kaso laban kay Dr. Mark Dennis Mingita, kung sino yung nakuhanan sa CCTV na pumatay kay Dan Jose Palas, yan yung mga sinagasaan ko. Same team. Isa yung nakatakas. So, Mr. Chair, mapapaisip ka, anong pera kaya yung ginamit pambayad dito sa mga hitman na to? Hindi kaya galing sa PhilHealth funds. Ginagamit na yung pera para pumatay. Mr. Chair,
sa mga nakikinig na PhilHealth officials, sa, kung sa tingin ninyo ang kasalanan nyo lang ay magnakaw ng pera ng mga contributors ng PhilHealth, nagkakamali kayo. Dahil yung pera na yan ay ginamit din para patayin si Don Jose Palas at para ipa-ambush ako. Malalim na ang problema ng PhilHealth. Demonyo na talaga yung mga nagpapatakbo ng scam na to. So it's really about time, Mr. Chair, na itigilin natin to, patigil natin to sa administrasyon na to. And if that will happen again, well, Mr. Chair, I think this country is in dire needs of heroes after all, no? Kaya ako'y humihingi rin ng tulong sa PNP, nabigyan ng proteksyon yung ating mga whistleblowers para hindi maulit ito. But Mr. Chair, let me proceed. Let me explain how influential this syndicate is. Noong January 2019, Mr. Chair, inexposed na si Dr. Mark Dennis Mingita by no less than the Senate President, Tito Soto, during the budget hearing of the DOH. Noong June 2019, nung lumabas ang WellMed, naglabas din ng statement si Tito Soto na bakit inuupuan yung kanyang ini-expose na PhilHealth Mafia o PhilHealth Syndicate. At noong August 2019, Mr. Chair, dito rin mismo sa Kongreso na to, in-expose na rin natin itong sindikato na to, pero bakit hanggang ngayon, Mr. Chair, wala pa rin naisasampang criminal case laban kay Dr. Mark Dennis Mingita. At yun nakakalungkot. Honorable Kabadbat, before you proceed, yung ginawa mong investigation with the NBI, and I'm not referring to PhilHealth, nakita niyo mo ba yung kontsabahan with PhilHealth? Meron ba kayo nakita ganitong ebidensya? Mr. Chair, unfortunately, no, hindi pa natin mailink mismo kung sino ang protector niya sa central office. Pero what we know, and from what I've gathered, Mr. Chair, matindi talaga ang corruption sa regional level. Dahil, so you would think yung region, sa region na to, may kakontsabaan dun sa mga healthcare providers and particularly in this case, the healthcare professional, Dr. Mingita. Yes, Mr. Chair. And the documents will show na hawak ko na yung unang kasong administrative case na pinail sa kanya ay na-dismiss. At ang basis ng dismissal, no, dahil galit lang daw yung complainant sa doktor. Mr. Chair, despite the whistleblowers, despite the documentary baka evidence. Baka pwede makasingit lang kapraso. Kasi kanina nadinig ko si, ano, naramdaman ka namin, ano, Kong Argel, actually, ngayon ko lang nalaman. Naging biktima ka pala nito at medyo nung napapanood ko yung nangyari sa iyo, parang kinabahan ako, Mr. Chair. Dahil nga ganito na pala kalala tong mafia na umiikot dito na talagang papatay ng tao para lang maproteksyonan yung kanyang pagnanakaw sa pera ng bayan. Eh hindi biro tong ginagawa natin, Mr. Chairman. At talagang bigla akong nag-worry sa nalaman ko ngayon na ngayon napanood ko yung sa GMA na lumabas sa kanya. Parang sabi ko, ganito na ba sila? Papatay ng tao para lang maproteksyonan yung kanilang ginagawa? Kanina nabanggit mo yung secretary na inano na, kumbaga, binulgar na yung ginagawa ni Dr. Mingita. So, siya ba yung kaso ba nila ngayon ongoing? Or, at sino yung may hawak ng kaso? Saan nila final na official ng PhilHealth? Para nang sa ganun, malaman po natin kung ano na estado ng kaso. Yes, Mr. Chair. Actually, Edwin something, nandito lang sa dami kasi ng documents. Nag-whistleblower na yung mismong sekretary ni Dr. Mark Dennis Mingita. At umamin na siya na siya mismo ang nagpipirma ng admission slip kahit nakabakasyon sa ibang bansa si Dr. Mingita. Naging malalim na yung kunsabahan. Mabuti na nga lang may nahanap tayong ganitong klaseng tao na willing magsalita ng totoo. Unfortunately, after nang mangyari dun kay Don Jose Palas, pagkatapos ng ambush sa akin, mas lalong natakot yung mga tao na magsalita. Ito ang problema natin sa scam, Mr. Chair. Yung pera natin, kinuha ng scammer. At ginagamit niya ngayon yung perang to para manakot ng mga witnesses at para gumamit ng mga ganitong hard killers. Yan ang nakatakot, Kung Mr. Argel, Chair. Kung Argel, sinong humawak nung kaso sa PhilHealth? Kung nagsalita na yung secretary ni Dr. Mingita, ifinal yan sa region or Region 12, Mr. Chair. Region 12. At yes. Sino may hawak nung kaso that time? Kailan ba yan? Kailan nangyari yan? I think sometime in 2018 na dismiss yung complaint
And then, nung makita nitong legal to ng Region 12 na puputok yung kaso na to, nag-resign siya from work para hindi makasuhan. Sino yung regional director? Hanggang ngayon, walang nakaupong legal sa Region 12. Honorable Kapatpat, I don't have the... I'd like to clarify. Anyway, Dr. Pargas, if you can answer. Di ba tinanggal yung sa Region 12 na yun? Hindi na, kinasuhan yun, hindi nag-resign yun eh. Is that correct? Yeah. Mr. Chair, our management sector can respond to that. Yes, Mr. Mas. SVP Mas. Si Mr. Dennis Mas, can you please answer? Hindi, ang pagkakalam ko, hindi tinanggal. Now, before you answer, Mr. Mas, please. Accredited pa ba si Dr. Mengita hanggang sa ngayon? No, Mr. Kim. Thank you. Okay, Mr. Mas. Ang pagkakalam ko yan, sir, ay lumipat sa another agency of government, si Attorney Lubaton. Si? Parang Attorney Lubaton ba yun? Parang head ng legal. Miriam Pamonag. Wala na ho si Miriam Pamonag. Yan nga, siya yung vice president na tinanggal. Dismiss ho ng board of directors. Ng dinismiss ng board. Bakit siya dinismiss? Meron hong findings sa kanya. Ako ho yung ano, yung chairman ng ad hoc committee. So may na-release, may ano kasi, may issue doon sa pag-release ng Christmas package na already... Sakto. Denied with finality ng sa... She wrote a letter. Yes. Yes. And itong taong to, si Pamonag, tinanggal dahil ayaw niya nang i-accredit si Dr. Mengita. Of course, the board will deny. Of course, the Execom will deny. Pero if you look and trace, pwede mo, sumulat lang siya, di ba? For a Christmas package. And he was, nag-file ng case against her. Is that correct? Yung inisyuan ho siya ng ano, ng formal charge ng board. Because of that simple letter. Yan yung ano, mga cases. Honorable Kumatbat. Mr. Chair, yan yung nakakalungkot eh. Yung regional director na nagtanggal ng accreditation ng mga taong involved sa scam na to, in just a matter of days, tanggal. Parang hinanapan na lang siya ng butas para mawala dyan. Pero the writings are on the wall. That if you are doing well in your job, you have no place in PhilHealth. Dapat kang tanggalin. Yes, last manifestation, Mr. Chair. Yes, go ahead. First, I agree. Let's invite former Director Pamonag. So, malaman natin bakit talaga siya natanggal. Ano ba talaga ang alam niya? And second, Mr. Chair, kung paano natin ito ididikit sa iniimbestigahan nating mafia sa loob ng central office ng PhilHealth. No? Gaano ba katagal itong mga impormasyon na to na available sa inyo pero wala kayong ginawang aksyon? I think we can start with that, Mr. Chair. Dahil itong mga to, galing din naman sa inyo yan eh. But the initiative to file cases against this doctor came from me. It did not come from the PhilHealth. Kasi may tinatawag tayo, you can investigate this motu proprio. What's preventing you from doing that? Lumalabas na sa numero, 15,000% increase. Pero hindi pa rin ina-actionan. And kailangan pa na magsalita si Senate President, kailangan pa akong magsalita para masimulan itong investigasyon na to sa doktor na to. Isang doktor pa lang to. Ilang doktor yung hindi natin alam na gumagawa din ng ganito. Kaya nga, nung bago ako magsalita kanina, ang sabi ko, kaya nandito tayo sa sitwasyon na to ngayon. Dahil sa ugali ng PhilHealth, sa mga report na natatanggap nila, ina-actionan ba nila yung mga kaso o mga report sa kanila ng ganitong fraudulent claims o hindi? Inuupuan ba nila o hindi? Kasi kung ito ay inaaksyonan ng PhilHealth, matatakot itong mga to na gumawa ng kagaguhan. Hindi sana magiging ganito kamassive yung fraud at nauubos yung pera ng PhilHealth kung ginagawa lang ng PhilHealth ang pag-iimbestiga, pag-prosecute at pag-recommend ng pagpapakulong sa mga taong to. And unfortunately, sa mga lumalabas, walang initiative ang PhilHealth pagdating sa ganitong bagay. That's all, Mr. Chair.